caught in the crossfire. Billy B! Hello guys, meron lang ako i-share sa inyo guys. Ayan, tungkol sa anak ko. Anak kong ito, ayan. Hello guys! Welcome back to our channel guys. Ayan guys, so i-share ko lang sa inyo guys, nangyari noong nag-start kasi siya, nagsuka. Nagsuka siya nung Saturday. Tapos pero Friday ng gabi, pinainom ko na siya ng BM Max, yung bagong product namin. So, meron kami yung bagong product, yun yung BM Max. So, pinainom ko siya dahil naubusan kami ng pang-vitamin sa kanya. Meron kasi akong pinainom sa kanya na galing sa online. So, yun ang lagi kong pinapainom sa kanya. 388, halagang 388 siya. Ano siya? Fuel, pet fuel ba yun? Tapos, maganda siya guys kasi nagpapa dark lalo ng kulay ng hair niya, tapos nagpapa shine, tapos ano pa, marami pang mga health benefits doon. Kaya ko siya in-order kasi sabi ko itatry ko kasi para gumanda naman yung hair niya, para mas lalong nagkukulay ng ano, mas magda-dark pa siya ng katulad nito. Dati kasi hindi ganong dark itong kulay ng hair niya. Kasi mula nung napatry ko siya, talagang maganda yung epekto sa kanya. Suhiyang siya, hindi siya nagkakasakit. Tapos, marami pang ano talaga. Tapos na-observahan ko kasi. Tapos guys, nung naubusan na kami ng pang-vitamin sa kanya, so, sinabi, trinay ko yung BM Max. Kasi, sabi ko, ito mas maganda rin naman to sa, pwede naman to sa hayop, sa aso, ganun. Kasi, wala namang pinipili itong, product namin, yung BM Max namin. Kasi sa Buamera, pwedeng aso, pwedeng sa tao, pwede sa mga halaman, pwede sa hayop, ganyan. So, trinay ko yung BM Max namin. So, Friday ng gabi ko siya pinainom, hapon, or gabi. Gabi na siguro yung 6, no? Kasi 6 PM is, gabi na siya. So, pinatry ko siya, pinainom ko siya hanggang sa kinabukasan Saturday, simula mga gabi na rin ng Saturday siya nag-start magsuka-suka. So, hinayaan ko lang siya kasi baka may naramdaman lang siya, baka meron siyang nakain, tapos sinuka niya lang. Yun lang naisip ko. So, kulay yellow, tapos nagbula-bula siya. So, hinayaan ko lang. Naka-apat na suka ata siya noon. Tapos yun, hayaan ko lang. Kinabukasan, ganun din, Sunday. Nagsusuka ulit siya. Sunday, so, hindi na siya kumain. So, nag-worry ako kasi sobrang grabe. Sabi ko, bakit hindi ka na kumain? Bakit ayaw mong kumain? Ganun. Binibaby ko pa nga siya. Kinakausap ko talaga siya lagi. Tapos sabi ko, baby, bakit ganun? Bakit ayaw mong kumain? Kumain ka naman, sabi ko. Pero hindi ko siya tinanggal yung BM Max kasi sabi ko, kahit hindi siya kumain, at least meron pa rin sumusuport sa kanyang nagpapalakas ng immune system. So kahit humihina siya, pero hindi ko naramdaman na may sakit siya talaga. Kasi parang nakikita ko sa itsura naman niya, sa mata niya, hindi siya yung tipong akala mo may sakit. Yung gano'n, kasi diba pag ang aso may sakit, makikita mo sa mata eh, matamlay, diba? Siya hindi matamlay. So, ayun, pagka Monday, kinabukasan nun, Monday, so siyempre papasok na kami. Ayaw pa rin kumain. So, bumili na ako ng ulam sa kanya, ng makakain niya. Bago pa naman, hindi, ayaw pa rin kumain. So, nagtaka na talaga ako, natakot na ako. Sabi ko, bakit ano nangyari sa'yo? Ayun, nanghina siya. Nung talagang sabi ko, pero pinainom ng BM Max talaga. Hanggang sa, tapos,
Monday, bago kami umalis, ang 11 na yata yun, Monday ng 11, dun siya nagpupo. Ang pupo niya, guys, ganito. Ganyan. Tapos, nagulat ako kasi akala ko dugo. Akala ko talaga dugo. Nung tumagal kong, tinititigan ko siya talaga, nagiging brown. So, sabi ko, hindi naman siguro dugo ito. Natakot ako sa dugo. Pag dugo, siyempre, natatakot ka naman, di ba? Kasi baka mamaya, nagasgas yung, niya, dito sa loob, o kaya yung, baka sa kidney, ganun, problema ko, ganun. So, sabi ko lang, huwag naman sana. Tapos, sabi ko, naalala ko, ang BMX siguro, ito na siguro yung, yung healing process niya, siguro may nararab naman si Mocho sa loob ng katawan niya na hindi ko alam. Tapos siguro ganun ba yung parang tapos sabi ko inayaan ko lang kasi sabi ko normal lang to kasi alam ko naman sabi ko normal lang to siguro pag once na ma-overcome niya ito tuloy-tuloy na yung paggaling siguro hindi ko lang na alam na baka may sakit siya sa loob na hindi niya pa na nafe-feel o hindi niya pa na tawag dito hindi niya pa naramdaman na may sakit siya ganun yung kumbaga parang lang siya ba kumbaga nilabas na lang siya so ganun kasi ang effect ng BM Max depende yon pero ang testimony dito sa aso ko ganun ang nangyari sa kanya kumbaga nagbasa yung tahi niya nagsusuka siya tapos basta hindi ko lang siya tinigil tinutuloy-tuloy ko pa rin siya hanggang sa ngayon ngayon Miyerkules so kagahapon ganun pa rin medyo basa-basa pa din pero tinutuloy-tuloy ko pa din so sabi ko Bibi papagaling ka lang palagi kinakausap ko siya tapos ngayon nagpapagaling kami inaano ko lang yung pupo niya na sana bumalik na sa normal na hindi na siya basa ang kaanuhan lang guys yung kinaka-worry ko lang talaga sa kanya guys kapag siya once na mapupupo siya o naiihi siya ayaw niyang magpupo dito sa office o kahit sa bahay siguro kagabi kasi siya no choice siya kagabi nagpupo siya actually madaling araw na yun kasi sa umaga ko na siya napansin na may pupo sa loob basa tapos sabi ko no choice talaga nagpupo siya sa loob hindi kasi siya sanay talaga guys na magpupo sa loob ng bahay o kaya sa office ayaw niya talaga pinipigilan niya tapos doon niya pa ilalabas kapag umuwi na kami kasi nilalapag ko siya naglalakad kami minsan kasi pag para makapagpupo siya sa labas sa daanan kaya makapag-ihi ganun yun yung purpose na maglakad kami pa uwi tapos pagdating sa bahay saka ko siya nilinisan kasi di mo siya mapansin minsan magdidila-dila na maglilinis sa sarili niyang katawan kasi di ba ang aso nagdidila-dila sila sa katawan nila usa silang naglilinis so sabi ko bago siya magdila-dila sa katawan nilinisin ko na kasi baka mamaya syempre dumi yun di ba naglalakad kami so yun ganun ako kaalaga ng aso ko so ngayon medyo okay na si Bibi kaya lang siguro natatay na to pinipigilan niya lang talaga so kailangan naming mag-pack up ngayon at uuwi na kami kasi ito inaalala ko din baka ang taing-taing na to kasi basa pa naman ang taing niya hindi pa masyadong okay siya so sana ma-overcome niya itong nararamdaman niya ngayon dahil sa BMX gagaling siya kasi ang laki ng namin ng tiwala namin dito sa BMX na to kasi siyempre dito na ako sa Esensa since 2015 so ilang taon na mag 8 years na 2015 minus 20 7 years na ako ngayon so mag 8 years na ako next year January ako sa January 13 ako mag 8 years na sa Esensa Natural so ayun papakita ko sa inyo yung BMX guys eto so ito yung bagong product namin
So, ito, sobrang effect ito sa alaga ko. So, sana magiging okay na siya dito. So, ginawa ko. Hindi, actually, sa kapag tao kasi, isang takip is good for every meal kasi. So, kapag yun nga, pag wala tayong mga nararamdaman, pwedeng one cup lang. Pero pag meron, pwede mong dagdagan. Kasi wala siyang dosage. Ang iisipin lang lagi, kapag siyempre, kapag marami yung iniinom, mas mabilis yung healing. So, ang ginagawa ko kay Mochu, yun sa aso ko, every morning, tsaka after or before lunch, tapos dinner. So, kailangan before. Yan. So, I hope na gagaling na siya at magiging totally, ano na siya talaga, yung energy niya. Kasi minsan, napapahiga na lang siya dito. Tinan nyo guys. Ayan siya guys. Ganyan lang siya. Nasa labas lang siya, ay nasa pintuan, tapos nakatingin lang sa labas. Kapag may dumadaan, minsan pag may mga dumadaan na hindi niya kilala, tumatahol. Diba? So, minsan pag may papasok, tinatawag ko siya, tapos makikinig naman, papasok naman siya agad. So, ganyan lang siya guys. Mochu! Ay, lalapit na siya dito. Oh, come here. Baby! Come here, baby. Mochu. Shh. Hey. Baby. Baby, Mochu. Come here. Baby. Hey. Shh. Hey. Hey. Oh. Ah. Oh, come here. Come. Come. Dali. Dali. Ganyan niya siya, guys. Hey. Dali. Ay, nako. Diba? A few moments later. Kaya, so... Hello guys, mag-update lang ako guys doon sa aso ko. Thursday, nung Thursday po siya talagang normal na po yung pupo niya. So nagpapasalamat ako dahil sa BM Max, tinutuloy-tuloy ko pa din yung pag-inom niya ng BM Max. So hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. So basta tinutuloy-tuloy ko lang. Tapos ngayon, nung nagpupo siya nung gabi, sobrang saya ko kasi nag-normal na. Sobrang tumigas na talaga. So ngayon, mayroon pa rin naman siyang iniinom. So yun nga ang sabi ko sa inyo na pag may mga lumalabas sa kanya na hindi maganda, so huwag lang kayo matakot. Tuloy-tuloy lang, then once na ma-overcome niya 'yon, magiging maayos na lahat. Diba? So, katulad ngayon, so, naging okay na rin si Mucho. So, happy na rin ako dahil happy na rin siya. Ayan. So, yun lang guys. Update lang ako. Bye-bye!